nagpaplanong mag-transfer ng iyong sponsorship from company to husband or from company to private, kung ikaw ay nagpaplano, well, keep on watching dahil ituturo ko sa inyo ang mga documents na kailangan mong i-process at i-provide para ma-transfer ang iyong application or ma-process ang iyong application. Everyone, good morning and welcome back sa aking channel. My name is Sarbril Axel. And this video, guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-process ng application kung kayo ay nagta-transfer ng sponsorship from company to husband or to private. So, ito yung continuation ko, guys, kung napanood nyo yung aking approved application nung nag-transfer ako sa, nung nag-start pa lang ako mag-transfer, ito yun, makikita nyo yun, guys, kung ano yung mga documents na pinrovide ko para ma-process yung application ko sa ADSLA or sa ADELSA. Ayun, yun yung first step na kailangan natin gawin kung tayo ay nagpaplanong mag-transfer ng sponsorship. And, ayun nga, guys, ang pag-usapan natin ngayon is yung mga documents at saka yung paano mag-process ng inyong sponsorship dito sa Qatar from company to private or to your husband. So, first thing, guys, is kailangan mo ng form. Yung form na yun is pwede mong i-download sa website or kapag nagpunta kayo sa immigration, pwede kayong makakuha nun sa gate 3. Okay. So, pagkatapos nun, i-fill up nyo, kailangan nyong i-fill up yung form. So, ako kasi ang ginawa ko is nag-download ako online and then pinagawa ako sa typing center para Arabic yung nakalagay. So, para mabilis lang and para mas madaling maintindihan. So, Arabic yung pinalagay ko doon na pangalan ko, yung Arabic ng pangalan ng husband ko, ng company niya. So, ayun, guys. Kapag may form na kayo, may sign na. Anyway, guys, kailangan pala doon sa form, kailangan ng sign ng current employer mo. Kailangan ng stamp doon. At saka kailangan din ng sign mo at kailangan din ng sign ng husband mo. Kapag meron na kayo noon, guys, kailangan yung pumunta sa gate 4 para ipa-verify at para pa-stamp yung form na yon. Okay. Pag may stamp na yung form na yon, kailangan yung bumalik sa gate 3 para ibigay or i-process doon yung mga documents ninyo. Okay. So, pwede kayong may reception naman doon. Bibigyan kayo ng token number para sa counter. And then, ito yung mga documents, guys, na ibibigay ninyo. Kailangan yung i-provide para sa pag-transfer ng nyo ng sponsorship. So, ito, may copy ako dito. So, unang-una, guys, yung form. Yun. So, ang kasunod nun is kailangan din ng NOC. So, NOC mo from your company at saka NOC ng husband mo. So, ang hinihingi nila sa immigration is original. Okay. Pagkatapos nun, humihingi din sila ng passport copy ng mag-asawa. And then, QID copy. So, just make sure na hindi expired. So, yung akin kasi is hindi expired. So, mas okay kung hindi expired yung QID nyo para mas madali yung pag-transfer. Okay? Pag-transfer ng visa nyo. Kailangan din, guys, ng degree certificate ng husband nyo. So, hinihingi din yun, guys. Degree certificate and yung pinaka-important sa lahat, guys, is yung marriage certificate. So, kailangan is attested yung inyong marriage certificate or degree certificate. So, ayun, kasi yung sa amin, pina-attested namin muna yung aming yung degree certificate and saka yung marriage certificate namin bago kami mag-process para wala kami maging problema. And then, isa pa sa mga kailangan, guys, is yung bank statement ng inyong husband. Latest, ha? Yung 6 months bank statement. And then, kailangan din ng salary certificate galing sa company ng husband mo. At kailangan din ng labor contract. Okay. Yun yung mga kailangan. At may isa pa, guys, yung house contract nyo. So, para sa amin, guys, kasi nagre-rent lang kami dito ng bahay. So, humingi kami ng house contract dun sa namamahala ng bahay ng dito sa inuupahan namin. So, binigyan naman kami. Yun, isa din yun sa mga kailangan, guys.
After nun, kapag na-process nyo na, naibigay nyo na yung lahat ng documents nyo, so, mabilis lang naman yun, guys. And nakadepende din sa mapupuntahan yung counter, yung mga documents na ibibigay nyo. So, ito lang yung mga yun yung mga hinilang ni sa amin na documents. So, wala naman kami naging problema. At isa pa lang, guys, isa pang document sa kailangan nyo i-provide is yung computer card ng husband nyo galing sa company niya. So, ang mga hiningi sa aking mga documents is more on documents ng husband ko. So, sa previous company ko, ang hiningi lang sa akin is NOC. Kasi yung form is, yung form na binigay ko, yung pina-stampan ko is my sign and stamp ng current employer ko. So, talagang pinapayagan nila akong mag-transfer sa aking, under ng aking husband. So, wala akong naging problema doon kasi lahat ng documents na kailangan ko para mag-transfer ng sponsorship is binigay lahat sa akin ng aking dating company. So, ayun na nga guys. Kapag naipasa nyo na yung mga documents nyo, mabilis lang yun guys. Kung kompleto yung mga documents nyo, parang 5 minutes lang yun guys. 5 minutes lang, pwede mo na, tapos na yun. As in, sobrang bilis lang ng process nila. And then, maibibigay sa inyong papel, 2 copy yun, kailangan nyong itabi. And then parang yan, ipapakita ko sa inyo, ito yung papel na binigay sa amin. After nun guys, sasabihin sa inyo ng wait for 3 to 7 days, makaka-receive kayo ng approval. So, naka-receive ako ng after 7 days, but except Friday and Saturday. So, 7 days yung inantay namin. And then, naka-receive na kami ng approval. So, yun nga guys, napakadali ng process dito kapag kompleto ang inyong documents. And after 7 days, makaka-receive kayo ng message. Makaka-receive ng message yung husband nyo. And pwede nyong i-check sa Metrash nyo yung magkano yung babayaran nyo sa Metrash ng husband nyo, ha. So, pagka-check ko ng Metrash ng husband ko, ayun na nga, lumabas doon kung magkano yung babayaran ko. Actually, ang binayaran ko lang is 1,100. So, ayun yung binayaran namin sa online. So, para hindi kayo hassle, guys, okay din magbayad sa online. Para pag pumunta kayo ulit sa immigration, is, ayun na nga, pwede nyong ipakita yung receipt and then yung QID ng husband nyo kailangan. And nga pala guys, kung nakapagbayad na kayo online, kahit hindi na kayo pumunta sa main, kasi dito na kami pumunta sa malapit na immigration sa amin kasi sobrang bilis lang naman ng process. So after 7 days na approve yon, once na makabayad kayo online guys, is automatic yon, magpapalit ang sponsor ng Metrash nyo, lalabas dun yung pangalan ng husband nyo. So, ganun kabilis guys ang pag-process dito, basta kompleto ang mga documents. So, nung una guys is nag-aalangan kami or kinakabahan kami kung ipaprocess ba namin, kung magta-transfer ako sa kanya or uuwi ako ng Pinas kasi gusto ko na mag-resign nung mga panahon talaga na yon. So, napag-desisyon na namin na ita-transfer namin, i-check namin kung maka-approve ba kasi nga, ang husband ko is Indian and then ako ay isang Pilipino. So, hindi kami sigurado kung magiging okay ba yung mga papel namin. Yung ganun, kasi sinasabi nila na kailangan daw ang salary is 15,000 para matransfer. So, nag-try pa din naman kami kasi wala naman mawawala kung magta-try, diba? So, nag-try kami and then ayun nga, naging okay naman yung aming application sa pag-aantay. So, ayun lang guys and madali lang guys yung process nyo. Just keep on praying lang kasi ganun talaga. Kailangan mag-antay. So, natagalan lang kami ng pag-process is sa ADELSA, sa ADSLA, sa labor. Kasi parang almost 2 months yung aming pag-process doon. So, kailangan mo talagang i-follow up. Pero pagdating sa immigration, walang problema guys. Sobrang bilis ng process. Mas okay lang talaga guys na kung magpa-process kayo sa immigration, kung na-approve na kayo sa ADSLA, at magpa-process na kayo sa immigration, kumpletuhin nyo yung mga documents kasi may nakachat ako. Kung okay naman yung mga papel nila, yung NOC lang is ang naibigay nila ay copy, hindi yung original. Ayun, na-reject sila and kailangan nilang kausapin yung captain. So ayun, natagalan sila na sa pag-process nun. Parang inabot pa sila ng ilang buwan pa bago maging okay yung papel nila. After ma-reject. Kasi talagang nagre-reject din sila guys. And just make sure na eligible yung husband ninyo para
para ma-transfer kayo under his sponsorship. Kasi may iba na na-approve kayo sa ADSLA or sa ADELSA, pero pagdating sa immigration is rejected kayo kasi yung hindi pala eligible yung husband nyo para makuha kayo under his sponsorship. So, ganun. So, kapag ganun ang nangyari, mahihirapan na naman kayo, kailangan yung bumalik sa labor kasi approve na yung mga papel nyo dun. So, may kakilala akong ganun. So, ayun naman, andito pa rin siya sa Qatar and nag-ano na lang siya. Hindi ko alam kung anong ginawa niya, pero hindi siya na-transfer sa kanyang husband sponsorship. So, sa company pa din siya. So, ayun lang guys. And sana sa lahat ng mga nagpa-process ng pag-change ng sponsorship from company to husband, sana maging okay yung mga application nyo guys. So, antay lang and just dasal lang talaga ang kailangan para ma-transfer, ma-approve. So, basta kompleto ang mga documents, walang masyadong magiging problema. So, ayun lang guys. So, thank you for watching and sana is nakatulong ako sa inyo. So, ayan. Thank you guys and bye-bye.